Napilay po ang industriya ng pangingisda sa Masinlog sa Zambales. Ang dahilan ay ang issue po ng pag-aagawan ng Pilipinas at China sa Panatag Shoal. Pero may naiisip po ngayong solusyon ang mga residente doon para sila ay makabawi. At yan ay ang pagpapasigla ng turismo sa kanilang lugar. At narito po ang pagtutok ni Howie Severino. Pangalang Masinlok naging matunog na sa balita kamakailan. Kasama kasi sa teritoryo nila ang Bajo de Masinlok o mas kilala bilang Panatag Shoal na pinag-aagawan ngayon ng China at Pilipinas. Pangingisda ang isa sa mga pangunahing kabuhayan dito. Pero humina na raw ito. So nakakapunta pa kayo hanggang ngayon? Parang nakaw-nakaw na lang sila pagpupunta doon. Yung bangka kong malaki, lalayo. Tapos yung maliliit na bangka na gaganyan ay at hindi ka arong pansinin, yan ang nangingisda doon. Napilay man ang industriya nila ng pangingisda, baka makabawi naman daw sila sa itinatag na eco-tours. At bukod sa kanilang mga bakawan, nandito ang isa sa pinakaunang marine sanctuary sa bansa. Nandito na tayo ngayon sa San Salvador Island na kung saan makikita natin yung big sanctuary. We have 127 hectares. Napulot dito sa ilalim itong parang bato, no? Pero sa ilalim, ano siya, may guhit-guhit na gano'n. Isang uri kasi ito ng starfish. Mukha lang siyang bato. At meron din silang alaga rito na bihira na makita sa ibang dive spot sa bansa. We're gonna put him in the rock so that he has a better chance of surviving. Isang first-class municipality, marami palang yaman nakatago rito sa Masinlok. Ako si Howie Severino, nakatutok, 24 oras.